What's up guys? Welcome back sa panibagong episode sa video natin ngayon. So ngayon guys no, tuturo na natin kung paano may separate ang low at mid high sa isang integrated amp. So kailangan lang natin dito is meron po tayong mixer. Para masundan ito guys no, panoorin nyo lang ito hanggang dulo. For today's demo setup natin, sample natin guys no, is meron tayong Yamaha mixer na 7 channel. At saka sample natin na amplifier is Sakura AV739. Yan, so ito yung i-demo natin. So ang gagawin natin guys no, i-separate natin yung low at mid high. Yan. So first step natin, so kung meron tayong laptop, galing sa output ng MP3 or music, gamit tayo ng RCE to 3.5mm jack. Ayan. So dito guys, kabit lang natin dito sa line. Ayan. Line 1 at saka sa line 2. So kailangan gagamit din tayo ng PL to RCE jack. Yan. Saksak natin sa channel 1 at saka sa channel 2. So itong RCA naman guys na galing sa ating laptop, iskabit natin dito sa line 1 at saka sa line 2. Yan. So sunod guys, dito sa ating pan, dito makikita natin dahil ito yung channel 1 at saka channel 2 volume. Yan. So gagawin natin dahil i-separate natin yung low at mid high dito. So dito sa channel 1 is gagamitin natin siya for low. So gagawin natin siyang pang low guys na pang or pang sub natin. Tapos si channel 2 naman is gagamitin natin siya pang mid high. Yan. So dito sa channel 1, itong pan, kasi itong pan guys is balance po ito ng mixer. Yan. So gagawin natin dito sa pan is ilagay natin dito sa left channel. Yan. Dahil si left channel is gagamitin natin siya pang low or pang bass natin. Yan. Tapos itong tone control niya, off natin yung high. Yung mid niya pwede rin natin i-off yan kasi yung gagamitin natin inyo is yung low lang. So itong low niya dito, pwede natin ilagay sa 2 to 3 pm para malakas yung bass niya. Tapos ito naman yung kaniyang volume niya sa channel 1 na pang sub natin. So dito sa channel 2 is dahil gagamitin natin siya for mid high, is itong pa naman niya dito, ito siya guys, lagay naman natin sa right channel. So sa channel 1 is left. So sa channel 2 is right natin ilagay. Yan. Tapos yung tone control natin dito, i-off natin yung low para hindi mapasukan ng bass yung ating instrumental speaker or pang mid high natin at saka yung tweeter. So hindi mapasukan ng bass si tweeter. So safe ang ating pang vocal na speaker and tweeter. So ito naman yung kaniyang volume control sa mid high natin. Yan. So ulitin natin, channel 1 para sa sub natin. Channel 2 is para sa mid high natin. Yan. So dito naman tayo sa main volume. So ito yung main volume sa lahat. Kung saan man yung main volume ninyo. So ito na lang yung i-control nyo. Yan. Kung ma-adjust nyo na to ng channel 1 at saka channel 2. So papakita natin yan mamaya dahil dito tayo magbabase sa kaniyang indicator light output na left and right channel. So ibabalance natin yan gamit sa tulong ng ilaw nitong indicator light. Yan. So bali ito yung master volume niya. So kung magpahina na tayo ng music is dito na natin gagamitin itong main
volume. Yan. So, dahil meron tayong amplifier, so kailangan din natin ng output para may pasa natin yung music sa amplifier. Yan. So, kailangan natin dito is RCE wire. So, kung wala kang RCE wire, pwede rin PL type jack. So, makikita natin sa main output is meron po yung left and right channel. So, dito sa left natin, guys, ito yung pang low natin or pang sub. Yan. So, left. Left. Yan. So, yung right dito, nandito naman yung right niya. Yan. So, input. Input left. Output left. Input right. Output right. Yan. So, dito, patungo na to sa ating integrated amplifier. Yan. So, baliktarin muna natin yung amplifier kasi para makita guys yung likuran. Para klarong-klaro yung ating tutorial. So, yan guys. Mauna tayo dito sa left channel. So, ito yung output ng left channel na gagamitin natin pang low or sub. So, yung dulo nito guys is RCE type po ito. Yan. So, yung dulo naman ito is ikabit din natin sa left channel ng ating integrated amplifier. So, ikabit natin dito sa amplifier left input. Yan. So, input ng amplifier left, dahil gagamitin natin siya pang low or pang bass. So, yung output naman dito guys, na pang output naman dito sa left channel, yung ikakabit nyo dito na speaker is yung pang bass ninyo or pang low frequency. Yan. So, sunod naman natin sa right channel ng ating mixer. So, kabit natin si right channel. So, itong right channel natin is gagamitin natin siya pang mid-high. Yan. So, yung dulo naman niya is ikabit din natin sa right channel input ng ating amplifier. So, nandito yung right channel. Yan. So, yung right channel is gagamitin natin siya pang mid-high. So, yung right channel naman ng output ng ating amplifier is yung ikakabit natin dito is yung pang-vocal natin na speaker or mid-high na may kasamang tweeter. Yan. So, ulitin natin. So, input 1 is gagamitin natin siya pang sub na left. Tapos yung output niya, left, kabit sa input ng amplifier left. Yan. Tapos yung output ng amplifier left is yung pang sub natin na speaker. Yan. So ito yon na speaker. Halimaw box. So pang sub natin or pang bass frequency. So input to, gagamitin natin siya pang mid-high. So nasa right tayo sa kaniyang pan. Tapos yung output naman ng right channel ng mixer natin is nakabit yan sa right channel din ng input ng amplifier. Tapos yung right channel ng amplifier natin is pang mid-high speaker. So mid speaker na yung nakabit natin dito na may kasamang tweeter. So ito po yun nasa taas. Ayan. So ngayon guys, dahil nakabit na natin from laptop to mixer to integrated amp. So, iti-testing na natin. So, baliktarin natin yung ating amplifier dahil nasa harap yung volume niya. Yan. Naharap na natin si amplifier. So, power on na natin si mixer at saka si amplifier. Yan. So, off muna natin yung volume ng amplifier. Play tayo ng music. Yan. So, ngayon guys, no?
dahil meron tayong music na naka-play. So, i-volume na natin si amplifier. So, lagay muna natin sa pin AM kasi malakas na si amplifier. Ayan. So, wala pa yung tunog dahil dito yung lahat na control na sa mixer. So, unahin natin sound check si channel 1 na pang bass natin or low frequency. Ayan. So, lagyan natin ng volume sa main volume. Ayan. So, pang bass natin, channel 1, testing natin. Ayan. So, dito sa ating control, guys, para hindi tayo ma-distorted, is ito yung tingnan ninyo. Itong light niya. Sa left. Ayan. So, volume natin. Ayan. So, low lang yan itong tutunog. Ayan. So, yung palo dito, ito yung tingnan nyo, yung palo. Lakasin natin yung bass. So, kailangan hanggang 0 dB lang siya. Ayan. Ayan. 0 dB. So, huwag nyo lang palampasin, guys, para hindi siya distorted. Yan. So, tumutunog na yung channel 1 natin na pang bass. So, dito naman tayo sa channel 2 na pang midday natin. So, volume natin, guys. So, ito naman yung control level indicator sa right channel. So, dito kayo titingin sa mid-high ninyo. Yan. So, volume natin. So, ito yung bass natin. Yung indicator light niya. So, channel 2 pang midday natin. So, pang bass natin na indicator light. So, dito naman yung pang midday natin sa right. So, dito guys, pwede nyo palakasin yung bass ninyo. Pwede rin pahinaan yung mid-high ninyo. So, depende na sa control ninyo yun, guys, kung pwede nyo ipantay at pwede nyo painaan yung mid-high para hindi maingay.
So, tulad nito. So, yung mid-high natin, safe. Hindi siya mapasukan ng bass kasi naka-off yung low tone control ng mixer natin. Ayan. Ayan. So, yung master volume naman, guys, ito na siya. Kung anong yung set nyo dito. Ayan. So, ito yung master volume control. So, kung naset ninyo na dito, guys, kung ano yung final ninyo na bass at mid-high ninyo sa settings ninyo dito. So, pwede dito na kayo mag-adjust para sa control ninyo para masabay na yung bass at mid-high volume. So, yan lang guys, no, yung tips natin dito para mas spread yung bass at mid-high gamit lang mixer at isang integrated amp. Yan. So, yan lang guys. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ingat po tayong lahat.